tayo'y nagbubunyi. Sabay-sabay nagpupuri dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang libing. Bayan tayo'y nagbubunyi. Sabay-sabay nagpupuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, isama natin sa misang ito ang intensyon para kay Sabrina Villaflor sa Music Ministry ng Quiapo, para sa inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng labanan ng itim na Nazareno, para sa mga naitakda na naisulat na intensyon sa araw na ito, para sa intensyon sa mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, TV Maria at iba pang social media, at ang mga intensyon ng mga na-cross-posting na chapels, groups at communities. Atin ding alalahanin ngayon ang kapistahan ni San Clemente at ni San Columbano. Sa ating mga pagbasa, mula kay Propita Daniel ay ipinapahayag kung paano tinulungan ni Daniel ang hari na maunawaan ang kahulugan ng kanyang panaginip na tungkol sa pagbabago ng kaharian. Sa ating ebanghelyo, tayo po ay nasa pangwakas na panahon na mayroong limang palatandaan kung paano magkaroon ng kaganapan ng panahon. Sa buhay natin, atin ding kilanlin ang daloy ng panahon at ang pagdalaw ng Diyos sa ating buhay. Sa mga sandali na tayo nagkukulang at hindi handa sa pagtanggap ng Panginoon, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayong makapangirihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-anti sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Daniel kay Nabucodonosor, "Mahal na hari, ang napanaginip ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na rebulto. Nakatayo ito sa harap ninyo at nakatatakot tingnan. Ang ulo nito ay dalisay na ginto, pilak ang dibdib at mga bisig, tanso ang tiyan at mga hita. Ang mga binti at ang mga paa ay bakal at luwad. Habang ito'y tinitingnan ninyo, may batong natipak sa bundok. Bumagsak sa mga paa ng rebulto,
at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Ano pa't naging parang ipa. Tinangay ito ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip. At narito naman ang kahulugan. Kayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kaharian, pinuspos ng kapangyarihan, kapamahalaan, at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang katumbas ng ulong ginto. Ang susunod sa inyo ay ikalawang kaharian, ngunit mahina kaysa sa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na sinasagisag ng tanso at sasakupin ito ang mga naunang kaharian. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ng kahariang ito ang buong daigdig. Ang ibig namang sabihin ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at luwad ay ito. Mahahati ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas ng bakal pagkat ito'y pinaghalong bakal at luwad. Ganito naman ang ibig sabihin ng mga paangyari sa pinaghalong bakal at luwad. Magiging makapangyarihan ang kaharian, ngunit madaling babagsak. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay haluang pag-aasawa, ngunit hindi ito magtatagal kung paanong di maaaring paghaluin ang bakal at putik. Sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman ni masasakop ni numan. Dudurugin ito ang ganap na wawasakin ang iba pang kaharian. Ano pa't hindi na makababangon ang mga iyon kahit kailan. Ang katulad nito'y yaong tipak ng batong dumurog sa rebultong yari sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinapaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Iyan po ang inyong panaginip at ang kanyang kahulugan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat ng mga nilikha. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat na mga anghel ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat mga kalangitan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat, mga tubig sa ibabaw ng langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo. Awitan siya ng papuri
at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw minuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag. Kung makabalita kayong mga digmaan at mga himagsikan, dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makipagdigmaan ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay sa mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. Nasa panghuli tayo na linggo ng ating liturhikong kalendaryo. Sa darating na linggo, magkaroon na tayo ng isang panibagong panahon. At ito yung panahon na ng Ka o Year C. At bagong panahon sa pang-ordinaryo, pangalawa na taon. Ngayong huling mga araw sa ating liturhiya, ito'y napatungkol sa panahon ng paghukom o kaganapan ng mga bagay-bagay. Kaya po sa ating unang pagbasa, atin pong napakinggan mula sa aklat ni Propeta Daniel, Kabanata 2, Talata 31 hanggang 45, ang napakahusay
na pagbibigay ni Daniel ng interpretasyon sa kahulugan ng panaginip ni Haring Nabucodonosor. Dapat po nating malaman na si Daniel ay isa sa mga magigiting, matalino, at may dugong maharlika na pinipili ni Haring Nabucodonosor na maglingkod sa kanyang kaharian. Ngunit si Daniel ang may pinakabiyaya sa pag-interpreta o pagbigay ng kahulugan sa mga pangyayari, mga panaginip, mga pangitain at iba pa. Kaya sinasabi na ni Propeta Daniel na yung nakita ni Haring Nabucodonosor sa kanyang panaginip na isang estatwa na may gawa ng iba't ibang mga bagay na mayroong ginto, mayroong pilak, mayroong tanso, mayroong luwad at bakal, ay iba't ibang yugto ng kultura ng tao. At ang mangyayari, magkaroon ng malaking pagbabago sa lipunan. At yun ay ipinahayag ni Propeta Daniel na sa darating na pagkakataon na yon, mayroon pang darating na paghahari ng isang hari ng mga hari at ang kanyang paghahari ay hindi magwakas kailanman. Ito yung paghahari ng Mesiyas, ng ating Poong Hesus Nazareno. Kaya po sa ating salmong tugunan ay mula po ito sa himno mula kay Propeta Daniel, Kabanata 3, na pupurihin ang Diyos magpakailanman. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 21, talata 5 hanggang 11, ito yung tinatawag naming apocalyptic literature. Apocalyptic, mula sa salitang Griego, apokalipsis, pagpapahayag, mga pangitain tungkol sa mga kaganapan ng panahon, sa huling panahon. Dapat po nating bigyan ng background dito na sa Koinokona Griego, ang salita na ginagamit sa New Testament, sa Bagong Testamento, ay mayroon pong dalawang salita tungkol sa panahon. Ang una ay tinatawag na Kronos. Ang pangalawa ay tinatawag na Kairos. Ang Kronos, yun yung panahon na nakatakda ang eksakto na numero. Araw ng 21, 22, 23, parang ganon. O dili kaya taon 2021. Yan ay mga nakatakda na kumplito na numero. Ang tawag natin dyan, Kronos. Yan po nanggagaling ang ating salitang kronolohiya o sa English ay chronology. Pero mayroong ginagamit dito ang panahon na Kairos. Ang Kairos ay kakaiba na panahon. Panahon na walang simula at walang katapusan. Ang Kairos ay tinatawag na banal na panahon. At ang banal na panahon na itakda at Diyos lang ang siya nakakaalam sa kaganapan ng panahon. Ibig sabihin, ang Kairos ay wala pong makapagsabi, ganito na ang katapusan, ganyan na ang mangyayari. Mayroon lang mga palatandaan. Dahil sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 21, talata 5 at sumusunod, ang mga tao, nabighani sa nakita ng napakaganda ng mga palamuti sa templo at kung paano ito na isagawa. Ang sabi ng Panginoong Hesus, yung nakita ninyo dito na physical na istruktura, mawala yan lahat. Walang bato na maiwan sa kapwa bato. Na ibig sabihin, gugoho pati ang templo. Na ayon pa sa mga Israelita, hindi masisira ang templo.
At kung kayo pupunta ngayon sa Jerusalem, nandoon yung Western Wall, yun na lang ang naiwan na bahagi sa templo. Tama yung sinasabi ng Panginoon, guguho, mawasak ang lahat. At ano pong mga palatandaan? Sa atin pong ebanghelyo ngayon, nagbigay ang Panginoon sa kaganapan ng panahon na mayroong lima na palatandaan. Ang una, huwag maniwala sa mga bulaan na Mesiyas. Kasi mayroong magsasabi na ako ang Mesiyas at nagpaka-Diyos. Dito nga sa Pilipinas mayroon. At yun pa ang advisor yata. Kaya kung makikita mo ang sinasabi ng Panginoon dito sa ating ebanghelyo, mayroon nang naganap. Pangalawang palatandaan, magkaroon ng gera at himagsikan. Napakarami na pong himagsikan, dumating na po ang iba't ibang gera. At ito yung mga palatandaan na maganap ang mga panahon. Pangatlo na palatandaan, maglaban-laban ang bansa, laban sa isang bansa, kaharian, laban sa isang kaharian. Mangyayari po ito. At ang pang-apat, lindol. Tayo nakaranas na rin ilang bisis ng lindol. Panglima na palatandaan, ngayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 21, Versikulo 11, ang gutom, ang salot. Dumating na po ang salot na napakahirap. Ito yung salot ng COVID-19. At palatandaan na mayroong mga makikitang kagilagilalas na pangyayari sa kalangitan. Ito'y hindi pa dumating. Pero itong lima na palatandaan, mayroon na pong dumating sa buhay natin. Ang sinasabi ng Panginoon, hindi pa dapat matapot. Sapagkat itong mga pangyayari, kahit kaganapan ng panahon, na darating na ang paghukom ng Panginoong Diyos, hindi dapat matakot ang lahat ng tao sapagkat nariyan ang Punghesus Nazareno. Hindi tayo pabayaan ng Punghesus Nazareno. Ito yung mga sinasabi nating mga kaganapan na wala pong makapagpigil nito sapagkat mga palatandaan na nagpaalala tayo, pinapaalala tayo ng Diyos na nariyan siya. Huwag natin siyang ibaliwala sapagkat ang Diyos ay esensyal. Huwag palitan ang Diyos sa kapangyarihan ng tao na mag-away-away pa ang mga tao dahil sa kanilang kandidato. Dahil ito, ganito, maayos to dahil mga anak ng dating namumuno. Maayos ba ang pamumuno nila? Hindi ba maraming korupsyon? O kaya ito, maayos to dahil ganito ang kanilang ginagawa. Maayos ba? Kailangan sa ganitong panahon ng kaganapan ng panahon, tayo ay maging masinop. Tayo ay gagamit ng ating tunay na pag-isip na Kristiyano, na dapat mayroong track record at hindi sisirain ang bansa na nasisira na, bumagsak na ng husto dahil sa kawalan ng masinop na pamamahala. Ating pipiliin ang lahat ng tao din ng maayos na paraan na hindi dahil sila'y maraming pera o popular, bagko sila'y magkaroon ng habag, magkaroon ng tunay na pamamahala. Mga magulang, sa inyo rin ito, hindi lang sa mga politiko, na maayos ba ang pamahala ninyo sa inyong mga tahanan? At kayo na ama at ina, naging matapat ba kayo sa isa't isa? O dili kaya, kayo na namahala sa kung anumang negosyo,
kung anumang establishmento, kung anumang mga grupo, maayos ba ang inyong mga pamamahala? At nagkaroon kayo ng tunay na responsable na pamumuno. Kailangan natin sa ating panahon ang paggawa ng mabuti, hindi ang pagsisira sa ating bansa, hindi ang pagsisira sa kalikasan, bagkos isintro natin ang ating sarili sa Diyos. Magtutulungan tayo. Kaya natin ito. Dahil wala nang nagagawa ang dapat gagawa, tayo na magtutulungan. At kaya nating itayo ang isang panibagong mundo, ang panibagong lipunan na kung saan na sintro sa Diyos, para sa Diyos, upang ang Diyos ay hindi na lapastanganin pa, upang ang ating bayan ay hindi ibusabos na mga iilan, upang ang lahat ng tao ay igalang na at huwag patayin at huwag abusuhin, upang ang mga material na kayamanan ay dapat isaayos sapagkat ang ating pinipili ay mga taong mapagkatiwalaan at hindi mga magnanakaw. Upang magkaroon tayo ng kinabukasan na mayroong pamilya na nasintro sa Diyos sapagkat tayo'y may pagmamahalan at tayo ay sumusunod at tumatilima sa kalooban ng Diyos. Ikaw, saan ka ngayon? Nadala ka ba sa mga pang-uto-uto, sa mga nagpapahamak sa ating bayan? O ikaw ay pumipili na mayroong Diyos at Diyos dapat ang gabay sa iyong buhay, sa iyong pagpili at sa iyong pagsabuhay ng iyong buhay. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sama-samang natitipon bilang bayan ng Diyos, may pananalig nating dalhin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Umaasang ipagkakaloob niya ang ating mga kahilingan at atin pong itutugon. Ama, umaasa kami sa iyo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga pastol, naway ganap na may ukol ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi nila dito. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga magulang at mga guro naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pagkalinga. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magsumikap na gawin kung ano ang tama at ang salita ng Diyos ang maging buhay na pwersa na gumagabay sa ating pagkilos. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magmalasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating pansariling kahilingan. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig. At tuwing nang maglingkod sa iyo ng may bukas palad at tapat na puso. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Lahat ng ito'y na.
sa iyo muling ihahandog sa iyo buong puso kong inaalay sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinagutos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan. At upang kami paginapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal, gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama ng kapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan sa iyong paglingap at ganang loob ang tayo ni kamot pinangasiwa sa San Sinukog. Sangat mong siya iwas ng lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Siyang pagiling pahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa namang helisisiawit ng papuri sa lumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagbala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose Advencula na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid na naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Mala Birhin Maria, Ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niya ni San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Clemente, ni San Columbano, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkukuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen, 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 amen. Sa tagubilin managaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng paypaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagabagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pwedeng sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbihan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. And the giver.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo sa pagkasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang, upang kami huwag mawalay sa aming hantungan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque Pentecoste na may karamdaman, lingapin mo po ang aming kapatid na sa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapangyarihan kayo narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamalmahalang krus. Ikay lulhati na dyan sa langit. Narito ang pamagitan ay lubhang magaling. Ialayin po sa iyong Diyos, yaring aming naing sa tulong po niyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipalangin mo po kami upang kami adya sa salot ng COVID-19 sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami adya sa salot ng COVID-19 sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipalangin mo po kami upang kami adya sa salot ng COVID-19 sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon aming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa galing aming hiram na buhay. Bungka ba ang loob po kaming nalangin at kami nagmakaawang kalugnan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karamihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman igawan na may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan na amin. Mapanatag naman sila sa kapayapaan. Amen. Pagbabasbas, hala, mga dibuto. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, hegmos na ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong kailangan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na walilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbas na lipunin niyo ang mga lamang imahin at dasalan. Sa pamagitan ng benisyon ito na may maalala ng pangako ng sabinyag
na ikaw ay kanyang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ng apipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati